Ito ang bayan ng Eagle Mountain sa California, USA, na sa 4,000 na residente ang dating naninirahan dito. Ngunit ngayon, isa na itong ghost town. Bakit kaya inabando na ng mga tao ang lugar na ito? May mga conspiracy theorists na nagsabi na isa daw itong secret experiment ng gobyerno, kaya ganun na lang kahigpit ang pagbabantay ng mga guards dito. Sabi naman ng iba ay nagkaroon daw ng zombie apocalypse dito. Lahat ng residente ay nahawa, kaya pinuksa at niligpit ng gobyerno ang mga katawan. Oh my God, there's blood on this wall too. There's blood everywhere. Did it see you? Oh no. Aalamin natin mamaya kung totoo nga ba ito. Ngunit alam niyo bang mayroong 3,800 ghost towns sa buong Amerika? Ano ang dahilan bakit napakaraming mga bayan sa US ang inabandona ng mga tao? May mga misteryo kaya sa likod ng mga ghost towns na ito? Kilala ang Eagle Mountain bilang isa sa mga modern-day ghost towns ng USA. Pinatayo ang bayang ito noong 1948 sa gitna ng disyerto ng California sa tulong ni Henry J. Kaiser. Sa lugar rin na ito matatagpuan ang ngayon abandonadong minahan ng iron ore na dating pag-aari ng Kaiser Steel. Patuloy na lumago ang Eagle Mountain sa mga sumunod na taon dahil na rin sa mataas na demand ng bakal noong World War II. Sa kasagsagan ng pagmimina dito noong 1950s, ay umabot pa ng 4,000 ang populasyon sa bayang ito. May sarili itong hospital, shopping center, simbahan, paaralan at iba pa. Aabot sa humigit kumulang 400 na mga bahay ang dati nilalaman ng bayan na ito. Noong 1970s sa US ay nagsimulang dumami at lumakas ang mga protesta laban sa mga minahan. Kasabay nito ay bumaba din ang produksyon ng steel o bakal. Kaya humina ang demand ng raw material na iron ore na nakukuha sa Eagle Mountain. Napilitan ang kumpanya na magtanggal ng mga manggagawa. Dahil dito, marami sa mga natanggal ang lumikas. Pagdating ng 1980 ay 750 katao na lamang ang nanirahan sa Eagle Mountain. At noong 1981 ay tuluyan nang ipinasara ng Kaiser Steel ang minahan nito sa Eagle Mountain. Mula sa taong ito ay sunod-sunod nang nagsara ang mga establishments ng bayan. At unti-unting nagsialisan ang mga tao hanggang dumating ang panahon na tanging mga alikabok at mga alaala na lamang ang natira sa bayan ng Eagle Mountain at tuluyan nang naging ghost town. Sa kasalukuyan ay bawal pumasok sa Eagle Mountain. May mga guards na nagpapatrol dito. Ngunit paminsan-minsan ay mga tao. Ang iba ay mga vloggers ang nakakalusot at nakakapasok sa bayan. Gaya na lamang ng team ng Yes Theory na nagawang mag-explore at matulog ng buong gabi sa isa sa mga bahay ng Eagle Mountain. Sa dating hospital ng bayan ay may nakita silang mga dugo sa dingding. Wait, there's blood everywhere. Holy s**t, Jesus. Entire walls covered in blood. Ngunit wala namang konkretong ebidensya na may pinatay dito. Bukod dyan, wala silang nakitang nagpapatunay na totoo ang mga conspiracy theories na ito'y secret experiment ng gobyerno o nagkaroon ng zombie apocalypse sa lugar. Sa katunayan, marami na rin mga pelikula ang nag-shooting dito o ginawa nila itong film location. Isa na dito ay ang 2021 sci-fi thriller na Encounter. Nariyan din ang Constantine, The Island, Tenet at marami pang iba. Ngunit alam nyo bang napakarami pang ibang mga ghost towns sa Amerika? Bago tayo magpatuloy, nagustuhan nyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Kwento ng Eagle Mountain ay hindi nag-iisa. Ayon sa The New York Times, mayroong humigit kumulang 3,800 ghost towns sa buong US. Sa California pa lang ay mayroon ng humigit kumulang 340 ghost towns. Ngunit ang pinakamaraming bilang ng ghost towns ay matatagpuan sa Texas. 511 ghost town ang makikita dito. Narito ang apat sa mga kilala na magagandang ghost towns sa Amerika.
Kennicott, isa sa pinaka-remote na ghost towns sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Alaska, dating copper mine town na naitayo noong 1903. Natuyo o naubos ang copper sa minahan kaya inabandona noong 1938. Ngayon, paborito itong pasyalan ng mga tao dahil sa napaka-instagrammable na mga bahay at tanawin ito. Forest City, St. Elmo, dating minahan ng gold at silver na dati may populasyon ng 2,000 katao. Pribadong pagmamay-ari na ito ngayon upang mapangalagaan. Ngunit may mga turista pa rin bumibisita sa lugar dahil daw ito ang isa sa mga may most paranormal activity sa lahat ng ghost towns. Banak, founded in 1862 at naging dating capital pa ito ng Montana, dating minahan ng gold. Naging ghost town ito noong 1940s. Bodie, isang minahan ng gold na matatagpuan sa California. Isa ito sa mga pinakapopuladong mining town noong 1880 na nagkaroon ng 10,000 na residente. Maraming Chinese ang nagtrabaho dito. Iniwan ng mga tao ang bayan noong 1942. Marami sa mga ghost towns ng Amerika ay itinayo malapit sa isang minahan gaya ng gold, lead at zinc. Dumadating ang panahon na nauubos ang gold o ibang minerals na minimina, kaya nagsasara ang minahan. Wala nang kabuhayan ang mga tao at dahil dito, umaalis at lumilipat sila sa ibang lugar na may magandang oportunidad o pagkakakitaan. Noong 1930s, nangyari ang pinakamalalang krisis sa Amerika, ang The Great Depression. Nag-collapse ang ekonomiya ng bansa, maraming negosyo ang nagsara at milyon-milyong mga tao ang nawala ng trabaho. Napilitan silang maghanap ng oportunidad sa mas malalaking bayan o syudad dahil dito hindi nakasurvive ang maliliit na bayan. Halimbawa nito ay mahabang tagtuyot. May mga bayan na nakaasa lamang sa pagsasaka at kapag nawala ang supply ng tubig sa lugar ay sumusunod din ang mga tao. Unti-unting nawawala. Magandang halimbawa nito ay ang bayan ng Pitcher sa Oklahoma, dating minahan ng lead at zinc. Dahil sa hindi maayos na pagkakatapon ng mga dumi galing sa minahan, ay na-contaminate ang kanilang tubig. Maraming nagkasakit at namatay, dahilan para iwan nila ang lugar. Kapag nagkakaroon ng bagong railroad o di kaya'y bagong national highway, ay naaapektuhan ang mga bayan kung saan dumadaan ang lumang highway. Kumukonti kasi ang mga sasakyang dumadaan dito. Nawawalan sila ng customer at kalaunan ay nagsasara ang mga negosyo. Dahil dito ay umaalis at lumilipat ang mga tao sa ibang lugar. Ito ang nangyari sa abandonadong mga bayan na matatagpuan sa kahabaan ng lumang US Highway Route 66. Talaga nga namang siksik ang kasaysayan ng mga ngayoy abandonado ng bayan. Ikaw ka awesome! Kung bibigyan ka ng pagkakataon, nanaisin mo rin bang bumisita sa mga ghost towns na ito? This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!